So yes, welcome ulit po dito sa ating channel, dito sa Darkstar Aquatic. So itong video na po na to, ito po yung part 2 na ginagawa nating planted aquarium setup. So kung kayo po ay nagbabalak gumawa ng planted aquarium setup, ito po ay part 2. Itong part 2 na to po is preparation. So kung kayo po ay nakaligtaan nyo, maaaring panoorin nyo po yung part 1 natin, kung ano po yung mga basic at yung mga pangunahing pangangailangan natin para sa paggawa ng planted tank. So itong video na to ang magiging guide po natin para sa preparation. So huwag nyong kakaligtaan mula sa dulo, dapat panoorin po natin, dahil pagka in-skip nyo yan, maaaring magkamali kayo sa lahat ng gagawin ninyo. So okay, samahan nyo po ako, tara. So yun, ito na po yung mga gagamitin natin at ipiniprepare natin. Lahat po yan ay huhugasan natin ngayon. Ayan, unahin po natin itong dragon stone. Yes. Itong dragon stone na to, eh, napakamahal din ito. Narinig nyo naman po nung ating unang video. Yan po ay nagkakalaga ng 120 per kilo. Yeah. Ito naman po yung dila-dila na bili ko naman po yan ng halagang kundi ako nagkakamali, 15 or 20 pesos bawat isa. Yes. Bawat isa 20 pesos. So nakatipid ako niyan gawa ng sa pet shop ko yan nabili. Nadaanan ko lang, nakita ko. Ang tawag yan ay dila-dila. So yeah. No. Kung napapansin niyo po, meron po ako ditong DIY na ginawa yung aking yung tubig resources. Yan, okay, nakita niyo po yung tubig ko. Meron po naka-continuous lang yung tubig dyan. Tapos, yung aking siphon na ginawa pong DIY din. Para diretso drain na rin po siya. Para kahit magdire-diretso, hindi po yan mapupuno. Gawa ng continuous po yung ating water, tapos diretso na rin naka-drain. So yung tubig natin continue nadudumihan, pero nalilinisan din ng panibagong tubig. So ito naman pong nililinis ko ngayon is ito po yung parang patata. So ayan, nakakatawa kasi siya tignan, para siyang patatas kung titignan mo. So ayan, oh. So ganyan lang po ang paglilinis, para hindi po makontaminate pag nilagay po natin sa ating aquarium. Kailangan muna natin linisang maigi, dahil po may mga alikabok pa po yan. So hanggang sa luminaw, kailangan malinis na malinis bago natin ilagay sa aquarium tank. So ganyan lang po kadali maglinis. Babrushin lang natin yung mga kasulok-sulukan, yung kasingit-singitan. Linisin natin maigi. Ayan. So ito naman yung parang buhay na bato. So maganda rin po ito i-display sa ating mga aquarium. Ayan. Magandang combination yan, lalo na kung yung buhangin ninyo is color black or white. Talaga kitang kita yan. Ayan, yung mga buhay na bato. Madali lang siya linisan kasi makinis siya, eh. So ayan, yan yung mga maliliit na dragon stone na nakuha lang natin yan kay Sir ng libre lang. Ha? Binibonus na sa atin yan, diba? Maganda, binigyan tayo ng bonus na dragon stone na maliliit. Alright. Medyo mahirap nga lang linisin itong dragon stone kasi may mga butas, para siyang mga crack. Actually, ang mamahal lang mga bato, no? So, yun lang talaga kung yun ay talagang balak nyo mag-planted tank aquarium, ay talagang mahal talaga. Medyo may kamahalan. Pero talagang sulit naman pag ito ay nagkaroon ka ng display sa iyong bahay, dahil napaka center of attraction niya.
So yan, nakikita niya naman, di ba, nagdi-drain na ako. Pinatay ko muna yung tubig. And yun nga, kita niya naman, oh, pinatay ko yung tubig, automatic may nagdi-drain sa aking ginawang DIY siphon. Continuous po yan, ha. Yan ang aking mga ginawang DIY. So kung hindi niyo po alam yan, panoorin niyo po sa aking mga video DIY siphon. Naka-direct na po yan sa aking drainage. So walang kahirap-hirap pag ako ay nagwa-water change. Yan lang ang gamit ko. So ang susunod naman po natin is yung mga buhangin natin. Yan, tapos na tayo sa mga pato natin. Yan, punayin muna natin ng tubig kasi para paglagay natin ng buhangin. Okay na. Ayan, ito naman po yung mga black lava rock. Ayan, color black po yan. Ito po yung gagawin nating substrate. Ayan, mahalaga po yan sa aquarium natin, ha, dahil yan po yung titirahan po ng ating beneficial bacteria sa loob ng ating aquarium tank. So mahalaga po yan, yung lava rock na color black. Dahil kung wala po yan, ay mapupuno po, mapupolluted po ang ating aquarium. So kailangan po natin yung lava rock na yan. Yan po yung magiging substrate natin. Ayan nga pala, bumili nga pala ako nyan, ha. Itong parang net bag na yan sa online. So nilagay ko yan dyan para if ever na mag-re-escape tayo, madali natin ma-re-escape. So hindi siya kalat-kalat. So nilagay ko siya sa ganyang net bag. Mabibili niyo po yan sa online. Sa alam niyo na yung online yun. Yan, mura ko lang yan nabili mo. Siguro mga 100, mga something. Kasama pa delivery, mga 100 plus, mga ganyan. So nilagay ko yan dyan para pag pinasok natin sa aquarium, hindi siya kalat-kalat. Para kung i-pepper na baguhin natin yung setup or mag-re-escape tayo, yan, madali natin siya matatanggal. Pwede pa natin magamit ulit. O, diba? Kasi pagka nilagay mo lahat ang mga buhangin mo dyan, sama-sama na yan doon sa aquarium. Eh. Kaya pagka ano, wala na, sama-sama na rin yan pagka nag-re-escape ka. Ayan, so natapos tayo sa lava rock na color black. Ayan, dinedrain ko na naman ulit ang tubig. Pinatay ko muna ang aking tubig at dinedrain muna natin yung madumim tubig ngayon. So next tayo dun sa, ano, proceed tayo dun sa next na buhangin na lilinisan natin. Kita nyo naman yung DIY ko. DIY siphon. Talagang very useful. Naka-direct po yan sa ating drainage. Usually, nandito talaga ako sa yung location ko pa. Nasa parang condominium, oh. Nasa building lang po ako. Pero, di ba, nagawa ko pa rin yung hobby natin. So, ito, susunod na po natin yung lava rock naman. Lava rock din po yan na maliliit na red. Yes. So dinalawa ko na yung substrate natin para talaga namang malinis na malinis. Kahit na tumagal siya ng mga ilang buwan, ay hindi basta-basta mapopolyot ang ating tank dahil meron tayong, marami tayong ano, substrate. Diyan po kasi titira yung ating mga ano, beneficial bacteria. So sisip-sipin niya yan. Yung mga poops, yung mga nakakaano dyan, pupunta yan dyan. Sisip-sipin yan. So yun, nakadalawa tayong substrate, isang red at saka isang black. Mas prepare ko kasi yung ganyan kaysa yung isa lang. Ayan. Ganyan-ganyan lang paglilinis. Oh.
Walang kahirap-hirap. Kasi kung mamano-manoyin niya ng papalit-palit, tabo-tabo, baka abutin kayo ng siyam-siyam matagal. Unlike nung continuous lang yung tubig, tapos may nagdi-drain, di ba? Saglit lang. Kung per tabo kayo ng tabo niyan, pwede rin naman sa grifo, kaya lang syempre, di ba? Hindi mo makikita tumatapon yung tubig, pati yung buhangin nasasama ng tumatapon kasi nago parang ano, overflow ang dating yun. Di ba? Umo-overflow. So yan, no? Nasa baba lang talaga siya. At kung mapapansin niyo po yung aking siphon, na nilagyan ko po ng... Pag bumili po kasi tayo ng siphon, meron po siyang nilagay doon. Meron po ako nilagay doon sa dulo ng aking siphon para if ever na pumasok yung bato, hindi kagad papasok kasi meron siyang nagaharang. So ito, susunod naman po natin yung ano, talagang black sand. Mas pinili ko yung ano, puting buhangin. So depende po sa inyo kung ano pong gusto nyong buhangin ng gagamitin nyo. Kung saan kayo komportable, meron pong buhangin na color medyo mapula-pula, medyo parang gray yan. Meron namang puting-puti. Sa akin kasi mas preferred ko yung black para hindi masyadong pansinin yung dumi ng mga isda, yung mga poops. Yan. Mas okay ako sa black. Malinis tignan, hindi makita. So yan, oh, napakadumi, no? Ilalagay mo kagad kaya yan sa aquarium mo naman ng walang hugas-hugas, ay malamang. Baka bukas ng umaga, yung isda mo nagtitiktok na. No, di ba? Malinis na malinis na. Ang sarap tignan, no? Malinis na. So, kailangan natin linisan maigyan ating buhangin. Siguraduhin natin malinis na malinis lahat nang ilalagay natin lahat sa ating aquarium para siguradong hindi magti-TikTok ang ating mga isda. So yun yung tumbuhangin, hindi ko na pwedeng ilagay sa net bag kasi lulusot lang din. So kung may mga eco bag kayo, yan, dyan nyo na lang salain para madrain siya, mga madrain yung buhangin natin. So yan, nilagay ko siya sa eco bag. Ayan. Shoutout sa may tatak na yan. Ayan, dyan ko nilagay ang ating buhangin para madrain siya. Kasi kung ilalagay mo yan doon sa net bag, lulusot lang din yan. So yun, drain lang natin para siguradong malinis na. So yung mga natirang buhangin yun, okay na yun dyan. Ilalagay ko na lang yun sa next na buhangin na huhugasan pa natin. So yun, sinama ko na lang din siya dun para talagang madrain ng madrain. So dyan sa eco bag, di ba? Talagang nakatulong din yung eco bag. Talagang walang lusot dyan yung buhangin. Tubig lang ang lulusot. Kung kayo ay magpapalusot, dala kayo eco bag. Para na malang ang lusot. Ah guys, tip ko lang po ah, pagka kayo ay gagawa ng planted tank. So, yung buhangin na gagamitin natin is dapat eh mga kung yung size ng aquarium nyo is 10 gallon, ang nagamit ko is ganito. Ano ba yung ilan ba yung nagamit ko? 3 plus 3 plus 3. Bali mga 6 kilo. Yan, mga 6 kilo ang kakailanganin nyo para sa 10 gallon. Ewan sa para sa akin ha. Depende sa inyo kung ilan yung magagamit ninyo. Para sa akin lang ha. Yun kasi yung nagamit ko.
So expected nyo na pag 10 kilo, pag 10 gallon, ayan, mga 6 kilo ang kakailanganin nyo. So yun, may kumuha na naman ulit ako ng eco bag. Kasi meron pa tayong buhangin na huhugasan. Ito naman ay yung color white. So yan, sa buhangin na yan, meron akong black at saka white. So may choices ako kung anong buhangin ang gagamitin natin sa bubuoy natin planted tank. So ito naman, kaya ganyan yung balot niya. Nabili ko yan sa online. Ayan. So na maaga pa lang, nag-prepare na ako. Yung iba doon, nasa Cartimar ko nabili. Pero yan, nauna yan eh. So yan, magtakip kayo ng ilong ninyo, mag-face mask kayo, baka mahahigop nyo yung alikabok, ma-atching kayo. O diba, hindi lang yung isda ang merong buhangin, pati kayo may buhangin, may buhangin na rin. So yan, 3 kilo yung binili ko na yan. Pero kinapos ako dyan eh. Pero kaya mas pinili kong black. Pero maganda rin naman yung white kasi magandang tignan talaga, malinis. Yun nga lang, syempre, kitang kita mo nga lang yung mga dumi, yung mga poops. Kung ikaw naman ay masipag maglinis, ayan, white ang kunin mo. Yung ganda niya sa umpisa, pero pag mga bandang huli na, medyo katagala na yan, diyan mo na makikita yung kapangitan. So yan, balik na natin ulit yung ating ginawang DIY siphon, no, di ba? Very useful, pati yung aking DIY na gripo na ginagamit pang water chain sa ating mga aquarium tank. Oh, di ba? Nagamit natin yung mga eco bag. Yung iba tinatapon na lang natin eh. Pero hindi, yung iba dito sa atin, dito sa pag fish keeping, lahat 'yan magagamit. So yun, takita nyo naman, kung black yung buhangin natin, black din yung katas ng tubig. Pag puti naman, kita nyo parang gatas. Pwede na kayong magkape. Huwag yung gagawin nyo na ha. Katas yan ng buhangin, baka mamaya gawin nyo matas. Ayan, hugasan lang natin maigi hanggang sa mawala yung color milk. Oh, gatas. Ganun lang paglinis, oh. Ayan, unti-unti nang lumilinaw ang ating tubig. Hintayin lang natin luminaw ang tubig. So imagine ninyo, ah, kung manumanuhin nyo yan, di ba? Kung mamanumanuhin nyo yung pagsali ng tubig at pagtanggal ng tubig, matatagalan talaga kayo. Ilang oras pa bago matanggal, tapos yung pagde-drain, di ba? So tignan niyo yung aking flooring, wala man lang kabasa-basa. Di ba? Very useful yung ating ginawang DIY siphon at saka yung ating gripo.
Yan, kung nagtatanong kayo kung paano ko ginawa yan, panoorin niyo po sa ating video kung paano natin ginawa yan. Yung ating DIY siphon ay naka-direct po yan sa ating drainage. Gamit ko lang ay ang hose. So nag-additional ako ng hose. So yun, medyo konting pasyensya lang talaga. Medyo matagal lang talaga ang ating preparation. So mararamdaman nyo yan pag kayo ay gagawa ng planted aquarium. Medyo mahirap, medyo mahaba ang preparation, pero sulit naman pag iyan ay natapos nyo na. Pero kung ayaw nyo naman ng ganyan gumawa, ayan, ito pong ginagawa kong ito, itong video na to, tapos yung ating product na ginagawa ang planted aquarium, eh diretso ko na rin pong ibinibenta. Kaya abangan nyo po yung ating aquarium na ginagawa. So kung kayo po ay nagbabalak na bilhin itong ginagawa natin, ay kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook. Hanggat hindi po nabibili, tanungin nyo lang po ako. So don't worry, mura ko lang po yan ibibigay para sa inyo. Eto naman po yung ating aqua soil. Yan. So yung aqua soil, medyo mahal dito ah. Medyo may kamahalan to. So bumili ako niya ng 3 kilo. Yes. 3 kilo yan. Ang alam ko, ang per kilo ata ng aqua soil is nakakahalaga ng 200 plus. So yan. Yan talaga yung magpapaganda ng tubo ng ating mga halaman. Aqua soil. Piliin niyo po yung made in Japan ah. Medyo sa tingin ko lang ha, maganda kasi yung product ng gawa ng Japan kaysa yung mga ordinary. So dapat kung gagawa na lang din kayo, syempre doon na sa medyo may quality para naman maganda yung ating ginawa talaga. Sulit. Or kung nagbabudget naman talaga kayo, kung wala kayong ganong budget, tight budget lang, pwede nyo naman haluan ng gano. Kasi ako ginawa ko yung aqua soil ng Japan at saka ng yung medyo mumurahin lang, pinaghalo ko na lang. Ayan. Pares lang din naman silang aqua soil, pero yung quality, kung nagtitipid kayo sa materials. Pero kasi yan talaga yung kailangan ng halaman natin. Diyan magbabase, diyan gagaganda yung tubo nating mga halaman sa aqua soil. Yung mga buhangin kanina, yung mga labarak, yun naman yung substrate na kung saan sisip-sipin niya yung mga good bacteria, good beneficiaries natin doon. So sila yung sisip-sip. Ayan. Uy, umuusok ah. Umuusok-usok pa dun. Ayan, nakakainip din kasi talagang ang tagal ng preparation, you know? So mararamdaman nyo rin yan. Ganun talaga. Huwag nyong madaliin guys ha. Huwag nyong mamadaliin yung paglilinis ng ating mga ano gagamitin. Kasi pag minadali nyo yan, ay sigurado makikita nyo rin yan pag nilagay nyo na sa aquarium nyo. So yan, aqua soil. Nilagay ko rin sa net bag para if ever na mag-re-escape tayo, yan, madali natin siya matatanggal at magagamit pa natin ulit. Pero pagka nilagay natin doon eh, hindi siya sabog-sabog. Kasi pagka walang ganyan, eh wala, halo-halo na yan doon. Pagka gusto nyo nang magpalit, hindi nyo na mapapakinabangan, halo-halo na ulit siya. Pwede naman mapakinabangan kung ilalagay nyo na lang ulit sa, itatransfer nyo na lang sa bakura natin, sa halamanan, yan, pwede yan. Sa garden natin, pwede yan.
Pero kung ilalagay nyo ulit sa aquarium, wala na. Hindi na po pwede, halo-halo na. Hindi na magandang tignan. So yun, medyo nakakainip talaga, no? Ayan. So yun, yun yung mga natira kong buhangin. Yan, isasalin ko na lahat-lahat yan, yung mga naiwang buhangin na sa paglilinis natin. Lagay ko na lahat sa black sand natin. Halo-halo na siya dyan. Okay lang yan. So yun, i-drain lang natin ng maigi para pag nilagay natin sa batya, malinis na malinis. So ito na, natapos na natin. So ang ginawa ko, nilagay ko muna lahat na nahugasan kong buhangin dito sa batya. Ayan, ibinabad ko muna lahat ng mga nahugasan ko. Habang ipiniprepare pa natin yung mga iba pa nating gagamitin para sa planted aquarium. Ayan. Inuna ko na yung aking Laborac Red. Ayan. Red ba? Orange? Basta yun na yun. Sa ilalim siya. Ganyan yung setup. Mauna yung substrate. Ayan. After ng pula, sunod na natin itong color black na substrate. Laborac din yan. Ayan. Ganyan na magiging setup natin sa aquarium natin. Layer by layer. Kung wala yan, yung mga substrate na yan ay buhangin lang ang nilagay nyo. Mahirap. Pwede naman, pero mahirap mag-maintenance kasi mapopolluted agad. So, ito na yung ating aqua soil. So, pangailan yan? Tatlo. Tatlong layer yan. Yan yung aqua soil natin. Tapos, yung pinakahuli, yung ating mga buhangin. Yung iba, yung nakikita kong ibang planted tank na aquarium. Yung puro aqua soil lang. Yes, pwede naman yun. Lalo na kung ikayo ay mag-aalaga ng shrimp. Yan, pwede na yan. Aqua soil lang, okay na. Katalo na. Wow! Ayan, so ito na yung black sand natin na nilagay sa eco bag. Di ba, kita nyo naman yung tubig, gaano kalinaw. Wala pa yan sa aquarium, ha. Wala pa yan sa ating mga tank. Gaano nakalinaw yung ating tubig. So yun yung pinaka-filtration natin. Diyan pa lang napifilter na yung tubig. Ito naman yung ating white sand. Nilagay ko na rin siya diyan. Since hindi rin naman natin siya magamit, nilagay ko na lang din para i-fever na gagawa ulit tayo. Ayan, malinis na siya. So yun, tiniklop ko lang para talagang basa, nakalublob talaga siya sa tubig. So medyo pinasipsipan ko pa rin sa akin siphon para mag-cycle pa rin yung tubig. Mapalit-palitan pa rin.
So yun, ganun lang guys, paglilinis ng ating mga materials na gagamitin sa loob ng ating planted aquarium. Kailangan malinis na malinis. Ha, kita niya naman oh, gaano kalinaw na oh. Nakalubog yan sa tubig ha. Nababasa na natin, naaninaga na natin yung mga design sa ating eco bag. Samantalang ay laman yan ay mga pato at buhangin. Ganyan siya kalinaw. So yun, okay na. Natapos na natin mahugasan ang lahat ng materyales. Okay na. So dako na tayo dito sa... Ito naman ang nakita nyo, may lata ako dito. So binili ko yan sa ano, sa junk shop. Ang purpose naman nito is gagawin natin lagaan ng ating dripwood. Yes, kasi yung mga dripwood natin lalagayin natin sa ating mga kaldero ay baka hindi tayo magkasya. So yung ganyan ang ginawa ko. Bumili na lang ako. Mura lang ang bili ko dyan, mga 10 piso, 15 pesos yan. Diyan ko nilaga ang ating dripwood. So yun, pagka magbubutas kayo, medyo ingat lang ha. Medyo napakadelikado po ng gagawin nating part na to. Kasi lata yan. Ayan. Diyan natin ilalaga yung dripwood natin. Kasi pagka... bumili tayo sa shop ng dripwood, kaya natin nilalaga yan para lumabas at lumabas agad yung kanyang katas. Kasi pagka hindi natin nailaga yan, sigurado yan mapopolluted din yung ating tank. Makikita nyo kakatas-katas yan doon sa ating aquarium, magiging color ano yan, brown, parang magiging kulay ano, dahon ng talisay. Ayan, kung alam nyo po yung dahon ng talisay, yan po yung nilalagay sa betta fish. Ayan, ingat lang guys ha, sa pagbubutas ng lata. Ito ay lata ng mantika, so linisin lang natin ng maigi para hindi makontaminate yung ano, yung ilalaga nating ano, pakukuluang dripwood. So as usual, galing sa junk shop, medyo madumi, pero natsambahan ko, medyo malinis-linis pa. Kaya ayun, pili na lang kayo. Kasi kung gagamitin natin ng ating mga kaldero, kung may mga kaldero naman kayo, kaldero ba or kaserola na malaki-laki, okay na kahit hindi na kayo bumili. Hindi na kayo magganito-ganito. Kasi sa akin, maliliit lang yung kaldero eh. Kaya mas pinili ko na ganito para lubog na lubog talaga yung dripwood na ipakukuluan natin para lumabas yung katas niya. Kasi yun ang kailangan natin eh. Pag binili natin yan sa shop, yung dripwood, hindi pa yan lulubog. Pwede naman natin, hindi pwede naman yan, ano, hindi pa kuluan. Yun nga lang, medyo matagal talaga. Ibababad mo lang siya sa tubig. Siguro mga isang buwan mong palulubugin sa tubig. Yun, matagal nga lang. Matagal lang preparation bago talaga tuluyang lumubog. So sa ganitong pamamaraan, yung pagpapakulo ng dripwood mas mabilis. Siguro mga 3 days lang okay na. Lubog na. So yan, piniprepare ko na yung pagkukuluan natin ng dripwood. Oh, yan, malinis na malinis na. So yung pagpapakulo natin sa dripwood, para sa akin ha, sa experience ko, siguro pinakuluan ko tong dripwood ko, siguro umabot ng 6 hours. Oo, 6 hours, tama. Kasi ewan ko eh, hindi siya kumukulo kasi gawa ng walang takip.
yun nga, tsaka medyo malaki-laki nga yung ating pinagpakpakuluhan. Mahinang-mahina lang naman, hindi naman siya totaling malakas. Mahinang-mahina lang. Pero kung talagang, kung kayo ay nasa labas or nasa outdoor, pakuluan nyo ng pakuluan, mas mainam. Mabilis lang siguro. Pero sa yung aking lutuan, super ka lang. Hindi ko na siya kayang palakasan, baka mamaya lagpas-lagpasan na kasi yung apoy eh. Kaya mas minainam ko na lang na mahina. At least kahit mahina, slowly but surely. O, oh, diba? So yan, okay tayo naman yung mga drip food ko. Talagang sakop na sakop. Talagang kakatas talaga siya. So yun, binaligtad-baligtad ko na lang din. Ayun, lagyan na natin ng tubig. So, kita niya naman, di ba? Yung aking DIY na naman. Speaking of DIY na naman. Yung gripo ko, very useful. Kita niyo. So, kung nagtatanong kayo paano ko ginawa yan, yan po ay mga tubo lang. Pininturahan ko lang ng color black. So, ayan, nakita niya naman. Lalagyan ko na ng tubig. Ikinawit ko siya dun sa takip ng lata kasi pag wala yan, aangat yan eh, lulutang. So kaya ako kinawit yan para tuluyang siyang lulubog, hindi siya aangat. Ayan, kita mo mag-aangatan siya eh. Ganyan pag binili mo sa shop, hindi siya agad-agad lumulubog. So yun, pakukuluan na natin. Nakita niya naman, mahaba-haba talaga ang preparation. Pero kung tinatamad kayong gawin yan, ito, yung itong ginawa ko ito, diretso ko na rin pong ibibenta. Ayan, paunahan na lang po kung sino makakabili nitong ginawa nating planted aquarium. So okay, mag-alala, mura ko lang po ibibigay. So yan, nag-add po ako ng ano pong mga inilalagay ko dyan, yun lang, asin lang po. Ayan, siguro mga 5 dakot ng asin. So ito na po yung finished product natin sa pagpapakulo ng drip food. Nakita niya naman, di ba? Kung hindi po lumubog agad-agad galing sa pagpapakulo natin, ibabad nyo lang muna sa tubig para kumatas talaga. Ayan, lumubog na siya. Kasi yung sa akin, sa experience ko po, pagkatapos ko magpakulo, lulutang pa rin siya kahit papaano. Mga konti na lang. Siguro ibabad nyo lang mga isang araw pa, lulubog na yan. So ito naman po yung ating aquarium na ginawa. So sayang hindi ko na videoan. Ako po ang gumawa nito, ha. Ayan, medyo pangit nga lang yung pagkakasilan. First time ko pong gumawa ng aquarium nitong tank na to. So perfect naman dahil walang mga leak. So akalain nyo, diba, sa first time. Hindi nga lang maganda ang pagkakaano ng silan. Pero sulit naman dahil walang leak. Siguro ba second time na gawa natin, perfect na natin yan. Pero hindi naman talaga ganun katangit talaga na sobrang mano. Lilinisan lang natin yung ating aquarium na paglalagay ng ating planted aquarium. So yan, mas pinili ko, pipinturahan ko po siya ng color black. Yan yung magiging background natin. Color black. So itong pintura na to, mabibili lang natin to sa paint shop. Siguro mga worth 250. So kung meron naman kayong mga extra pintura, mas okay kasi konti lang naman yung magagamit natin. So actually, hindi ko naman talaga to binili. Binili ko siya matagal na panahon na. So nagamit ko na lang siya ulit dahil kailangan natin.
Yan, ginamit ko siya pang pintura sa aking divider para sa aquarium tank. Stand. What we do here is go back. Ayan, may natira pa naman ako. Yun ang ginawa kong background. Ayan. Kahit anong pintura, pwede nyo ipang pintura sa aquarium. At yun na nga po, dito na nga po natatapos ang ating video preparation para sa ginagawa nating planted aquarium setup. So sa mga nagbabalak gumawa ng planted aquarium setup, sana po ay nakatulong itong video na to at nakakuha kayo ng konting kaalaman at konting aral para sa preparation natin. At kung kayo po ay nabitin dahil hindi po nabuo ang ating planted aquarium, paki-subscribe na lang po ang ating channel at paki-hit na rin po yung notification bell button para updated po kayo sa gagawin nating finished product sa planted aquarium. At paki-follow na rin po ako sa Facebook natin at same lang din po yung ating pangalan, Darkstar Aquatic. Kung may mga katanungan po kayo at karagdagang katanungan pa, pwede nyo po akong i-PM doon para mabigyan ko po kayo ng kasagutan sa mga munti nyo pong katanungan. So again, ako po ulit si Darkstar Aquatic ang nagsasabi ng katagang, Peace be with you. Bye-bye!